Yung International Criminal Court po, baga, yung ICC, ayun, lumitaw na naman po. Inihiling mga kababayan sa Philippine government to comment on the proposed reopening of the court's investigation of the drug war of its previous president, Rodrigo Duterte. What? Ay, mga taga-ICC, we are not anymore member of ICC. We left already. So, this is none of your business. Naisahan kayo ni President Digong. Kala ninyo, mas matalino kayo sa amin. ICC Prosecutor Karim Khan proposed the reopening of the people of the probe last June 24. The pre-trial, sabi rito sa balita, the pre-trial chamber 1 of the ICC also asked drug war victims and their families for their comments on the matter. Wala kayong pakisamin dito. Hindi ninyo kami sakop kasi hindi na po member ng ICC, yung Pilipinas. Mga pakialamiro kasi kayo kung hindi pa namin alam kung ano ang motibo ninyo. Ang tawag sa ICC po, Rome Statute. Pero yung mismong Rome, hindi kayo mga loko-loko, yung Rome mismo na ginanapan ng pagbuo ng ICC International Criminal Court, hindi kumbinsido sa inyo? Alam namin kung bakit hindi sila kasali sa inyo. Kasi sila mismo yung utak. It is a trap. Hindi nakahalata yung iba na mga bansa, sumali, including us, buti tumali si President Digong. It is a trap of the global government, one world government. To every country, sila yung magta-try. Anong pakinila sa atin? We have our own judicial system functioning. Sa charter nila, kung ang isang bansa wala ng functioning judiciary, pwede na silang mangialam. But in this country, mga kababayan, it is active and it is functioning well. So, it is violative of their own of their own charter. Napakalinaw yan, nilinaw yan, mga kababayan, ng mga previous legal luminaries dito po sa atin as we left the membership sa International Criminal Court. Yung Amerika, yung Russia, yung kung sino yung mga powerful countries, ayaw. Trap nga nila yan po. Maisa ninyo. Tapos mangingialam kayo rito. The ICC, which issued a request on July 14, is giving the Philippines until September 8 to submit its additional observation. Ba't mag-submit sa inyo? Unang-una, sa kwento pa lang dito, request, it has no force of the law. Kasi alam ninyo, you don't have power or authority over us. Kaya request na lang, sino naman ang gi-give in sa request ninyo? Bobo? Kahit mag-submit pa kayo ng isang track na sulat of request, walang weight po yon, walang silbi, it will only be trust. Di ba? Babasura lang yan. Mga basura man talaga kayo The request was signed by ICC judges Peter Kovacs, Ryan Adelaide, Sophie Alipini Ganso. Wala na kasi si Pato. Dati yung babaeng si Pato. And Maria del Socorro Flores Liera. Meanwhile, the ICC gave Khan until September 22 to relay factual arguments from the Philippine government. What? Huwag kami
O ngayon, mga kababayan, nag-react si Justice Secretary Remulyak dito po sa ano, ibigay ko sa inyo yung kwento. Sasabi rito mga kababayan ni Remulyak, ICC stays barred. Bawal kayo dito. Pwede kayong pumunta rito as tourist, pero investigators, bawal kayo. Wala kayong paki dito sa amin. Pakialaman ninyo yung kanya-kanyang bansa kung saan kayo nanggaling. Ayusin muna ninyo yung judicial system sa mga bansa kung saan kayo galing. Hindi yung nangingialam kayo sa hindi inyo. Diba? As far as Justice Secretary Jesus Crispin Remulyak is concerned, the countries cannot be placed under the International Criminal Court's jurisdiction in its planned probe of the alleged killings linked to the war on drugs of former President Rodrigo Duterte. Tama po. Bakit? Ano yung rason? The DOJ cited a simple reason for its office rejection of the ICC plea to investigate. The Philippines is no longer a member of the International Court. Beh. Hindi na ninyo member. Hanap kayo ng ma-imbestiga na member ninyo. Hindi man kami na member ninyo. Ayaw na namin sa inyo kasi nabuking na namin yung motibo ninyo. Imagine mga taong ito. Nangingialam dito sa atin as in, bakit? Pinili namin kayo? Pilipino kayo? Nilagay namin kayo sa gobyerno para mangialam dito sa buhay namin? As I was telling you, ito yung pamamaraan ng the New World Order. These are agents, mga kababayan of the New World Order, One World Government. Kaya nga International Criminal Court. They want to establish a global court, mga kababayan. And later on, kala ninyo, the wordless dictators is about to emerge. They are just, he is just working behind the scene. Yan siya nasa likod nito na mga ginagawa ng United Nations at ng mga agencies under the UN tulad ng International Criminal Court. Eh, sila. Siyang nasa likod. There is, sabi ko sa inyo mga kababayan, there is a spiritual dimension in this. Kaya lang, bulag na bulag yung mga tao. Because people all throughout the world blinded by the God of this world, the ultimate na nasa likod nito, Diablo. Si Taning po, nasa likod nito lahat. Hindi lang ma. Disimulado, hindi lang ma-detect ng mga unbelievers, kasi unbelievers nga. Mga believers lang po ang nakakaalam. Kasi believers nga. Di ba? Pero di unbelievers, kala nila kung ano lang itong mga agencies na to. Nasa likod dito po, ultimately, si Taning. Yung ang inspirasyon nila. Grabe naman ano yung Mr. Manib. This is a spiritual war, mga kababayan. Everything is about spiritual. Yung nagmamanifest, physical, sa mundo, produkto po ng spiritual conflict, spiritual war. Nagmamanifest lang dito sa ano. To the unbelievers, akala nila kung ano lang. You see? Ganun pala, ganun po ang katotohanan. Ang daming mga bagay na akala ninyo kung ano lang. Remulyak said, the withdrawal is in fact that should be included in the discussion of ICC. Insist on concluding its probe in the country. Wala silang karapatan po. Si President Digong, kung alimbawa, mali yung kanyang ano, mali yung kanyang ginawa, ang daming na disgrasya, yun ang sinasabi nila na lumaban sa mga authorities,
And for them, it is not right. It should, Digong should be prosecuted dito sa ating bansa by a Filipino court because we have a functioning court. Diba? And si Digong, willing naman, hindi kayo, di mag-file kayo in the Philippine court ng reklamo. Ba't hindi kayo mag-file dito? Gusto ninyo doon? Kasi yung international court, kayo-kayo lang nagkaintindihan dyan. Ha? It's like a kangaroo court. One-sided. Di ka man doon pakikinggan. Yung mga baliwala, yung mga national laws natin, Philippine laws, baliwala sa kanila. And that's their purpose. Subjugate, subordinate national laws and render the national laws irrelevant. Kasi ang gusto nila, international law. Sila yung gumawa basado sa kanilang kapritso. Ay, hindi naman po pwede ang ganun. Di ba? Di kayo-kayo kung gusto ninyo. Kaya nga umalis na yung Pilipinas kasi nakita na biased kayo. Saan ka pulutin yan? Kontraryo ninyo, yung gobyerno. Pero, nabuo yung United Nations funded by the nation members. Di ba? Including the International Court. Di ba kung nagkukoleksyon kayo sa mga bansa na naging member, may kinukoleksyon kayong pondo para you continue on operating. Pagkatapos, ipoprosecute ninyo yung mga bumubuhay sa inyo. Di ba? Sasabihin nyo, mali ang ginagawa ng mga bansa. Paano naging mali na may batas kaming sarili? Kami ang nakakaalam dito kung ano nangyari sa inyo. Saan galing yung mga news ninyo? Galing sa mga dilawan, kalaban ng kung sinong nakaupo. You demonize the government because you want to replace the national government with a global government. We know that. You infiltrate nations through the opposition or any entity na anti-government para mag-create kayo ng conflict, para may rason na kayo ay pumasok. Alam namin yung strategy ninyo. Mr. Maravillas, bakit niya? Parang ang dami mong nalalaman. Nandun yun sa libro, The Last World Dictator, at saka yung kay Dr. Coleman, Conspirator's Hierarchy. Nandun yun. Nabasa ko kung ano mga functions nito at ang motibo. Well-researched book. Ano, hindi ko ba ikwento? More than 20 years ko na po itong dinidiscuss dito sa ano, sa amin. Huwag kami. O ngayon, sabi rito, Remolia said, in the event the country will rejoin ICC, the country should consider the importance of strengthening the country's judicial system and make sure it works well. Huwag na po. Huwag na kayong mag-isip na bumalik dyan. Magagalit sa inyo yung mga mamamayang Filipino. Di ba? Pag-isipan ninyong maigi yan. Sa bagay, kinikwento lang naman po ninyo. Yung mismo nga na Roma, yung Vatican City is an independent state. Ayaw. Pero ang tawag nila, Rome Statute. You see? Doon binuo, ayaw nung ano, sila yung utak nito. Kung sino yung utak, sila yung ayaw. Kasi alam nila kung ano yung motibo, intention. Alam nga naman, itrap namin yung sarili namin. It is a trap. Patibong. Sino pa yung nasa likod? Amerika. Mismong Amerika, ayaw. Tingnan ninyo po kung bakit ayaw nila. Iniyan niya. Mga small nations yung mga nandun, yung mga nauto na mga bansa, nauto na mga globalista. akala nila, magkakaroon sila ng expanded powers. Yan pala, pumasok sila sa trap. Yan ang totoo niyan.
mga kababayan. So why should other people take control or criticize what we do? Sabi po ni Rimulya. Tama. Don't we have our own system of implementing our laws? That is why I will not include the ICC in the discussion because first of all, we are not a member of the ICC. Tama? Yan po, mga kababayan. Yan man lang. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax, Firming, and Lefting Green. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, anti-aging. Sa mukha naman po, pinapahid. You will look 10 years younger than your age. Ayos, mga kababayan. Anti-aging siya. Yung mga cancer patients po, itry po ninyo ito. Baka makatulong sa inyo. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Ngayon, gawa kasi siya, hindi man siya gamot po, food supplement. Gawa kasi siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry kasi po, may anti-cancer properties. Ngayon, kung interesado po kayo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.